Hola guys, magandang buhay po sa inyong lahat, sa Rinel Banda ng Buhay sa Cruise Ship. Ito, nandito ngayon ako, no? Bagong-bago tayo ngayon dito, nandito tayo sa Royal Caribbean. Bagong barko, bagong experience. Ito, nasa bar department tayo ngayon, hindi natin inaasahan. Pero bago dyan, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating bisita ngayon, no? Sisimulan na natin to. Bueno man, no? Siya yung ating unang makakapanayam. Gali utility po siya. Alright? Alamin natin. Alam ko, ito yung entry level, no? Para makapasok tayo sa barko. At malay nyo, baka kayo, ma-inspire kayo sa kanyang kwento. At kayo rin, balang araw, makapag-barko rin dito sa Royal Caribbean. Gusto ko ipakilala sa inyo si JC. Ayan, binisita tayo sa ating yes. Kwarto. Hello, JC. What's up, guys? Hello. Right. Hello. Buhay sa cruise ship. Hello. Salamat, sir. Pero emo naman, no, dito pa tayo nagkasama at hindi natin inaasahan, no, at nagkausap na rin pala tayo dati. Matagal na. 2019. At alam nyo, guys, sa dami ng mga nire-replyan ko, minsan nga, hindi nga ako nakaka-reply sa inyo, pero as much as possible, nagre-reply po talaga ako pag may time to go talaga ako. Eh yun, at siyempo po si JC, na-replyan ko po at nabigyan ko po ng idea kung paano makapasok sa barko. At ayun nga po, nakapasok po siya dito sa Royal Caribbean. Yes. In God's will, no? Yes. Ayan. So, konting kwento naman, JC, paano ka nakapasok dito sa barko? Una sa lahat, kaya gusto ko muna mag-thank you kasi binigyan mo ako ng opportunity na mapasama dito sa vlog mo. Mm-hmm. Dati pinapanood ko lang siya, Pinoy Channel TV pa yung... Pinoy Travel Channel pa dati, bago pa yung Buhay sa Cruise Ship. So, doon pala, pinapanood na kita. Tapos sabi ko, nung nakita ko yung vlog mo, talagang sobrang na-inspire ako. Noong una hindi ko talaga inaasahan makapag-barko ako, pero tuwing napapanood ko yung mga vlog mo, tapos yun, sinasama ko yung misis ko, sabi ko balang araw makakarting ako dyan. Tapos hanggang sa sinusubaybayan ko kung ano yung mga pwede kong makuha dun sa mga vlog mo para makapasok ako, paano mag-apply, ano pwedeng gawin, mga first step. Tapos ayun, hanggang sa, ayun na nga, nag-try lang din ako, kumbaga, nagbaka sakali ba ako. Tapos, ako na Diyos, ito na ako ngayon. Nasa I am Royal ka na, Royal Family. Yun, Royal Family. Bali, pa dalawang kontrata ko na ngayon. Okay. Kasi, dalawang taon akong na-stop simula nung pandemic. So, isa rin sa naapektuhan. Tapos, nagproblema ako sa medical ko, so kaya tumagal ng tumagal. Mm-hmm. Pero, awa ng Diyos, diba, sabi nga, in God's perfect time, makakabalik tayo. Ito na nga. Ayun. So, nagpapasalamat ako. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Kuya Rinel kasi isa talaga siya sa mga naging dahilan kung bakit talaga nag-push din ako magbarko. Isa siya sa mga inspirasyon ko talaga. Totoo yan, guys. Walang halong biro. Baka napanood mo yung episode nung Kapuso mo, Jessica. Yun. Doon ko siya napanood talaga. Yung kung paano ka nangarap. Na, di ba, peloto yung gusto mo talaga. Iba yung binigay ni Lord the way sa'yo. Tapos, ayun, parang talagang nakaka-inspire ba na parang paano mo siya in-achieve yung pangarap mo hanggang sa ito ka na ngayon. Diba? Kumbaga, kilala ka na. Diba? So, JC, pag-usapan natin, no? Alam ko, yung mga aspiring seafarers diyan, nangangarap rin makapagpasok, no, sa barko. At alam naman natin talaga na ang galley utility ay isang entry level, no? At maraming napopromote dito, di ba? At maraming nabibigyan ng opportunity. Pag-usapan natin, ano ba yung naging working experience mo dati? Paano naging diskarte mo para makapasok din sila sa galley utility? Paano yan? Actually, Kuya, ang unang diskarte ko lang dito, guys. Una, nag-experience, may mga experience ako sa Pilipinas. Tapos, nag-abroad din ako before. Mm-hmm. Galing ako ng Saudi, 2 years ako dyan. So, yun ang mga ginamit kong experience para mag-apply dito. And then, may mga taong tumulong din sa akin. Mm-hmm. Ano yung experience mo doon sa abroad? Parang barista, Kuya. T-boy kung tawagin. T-boy. Mm. Okay. Tapos, yun, in-apply ko siya rito. Sinama ko lang lahat yung mga pwede kong mga credits na pwede kong ipasok sa ano ko, pag-apply ko. Awa ng Diyos, yun.
Pero ano yun, nag-apply ka as Gali Utility? Anong position na in-apply mo? Gali Utility. Nag-start talaga ako ng Gali Utility kasi yun yung parang pinakang, yun nga, sabi mo, pinakang entry level para makapagsimula dito. Ayan. So, green up mo na rin yung opportunity. Green up mo na rin, kuya. So, pero hindi yun ang trabaho dati, di ba? Hindi, hindi. Oo. Malayo. So, at least nabigyan ka ng pagkakataon ng Royal Caribbean makapagtrabaho ka as a Gali Utility. Eh, kamusta naman ang experience mo dito? Siyempre, alam ko, mabigat ang trabaho to, lalo na sa ganitong klaseng kalaki ng barko. Allure of the Seas po is nasa Oasis class po ito. Tama. So, ano ang experience mo as a Gali Utility? Talagang yung tunay na buhay sa cruise ship, ano ba yung masasabi mo sa kanila? Actually, kuya, di ba, ang kalimitang iniisip ng mga tao sa atin pag nasa barko tayo, marami tayong pera, masarap ang buhay. Pero guys, ang totoo, ang reality dito sa barko is sobrang hirap talaga. Hindi ganun kabilis ang... actually, wala nang mabilis sa trabaho, lahat mahirap. Pero yung posisyon namin, kumbaga, isa sa mga pinakamahirap talaga. So, huwag tayong mag-expect na pag nakasampa tayo, maganda yung buhay natin. Kung gusto natin kumita ng malaking pera, kailangan natin mag-grind, kailangan natin paghirapan talaga. Dito mo masasabi yung dugot pawis ba? Dito ka mapapagod ng sobra, dito mo mararamdaman lahat yung homesick, yung, ang tawag dito, yung basta malulungkot ka, lahat, mapapagod ka ng sobra, parang may isip mo minsan, parang hindi mo na kaya. Pero at the end of the day, kailangan mong ipagpatuloy yung buhay dito kasi kaya ka nandito is para sa pamilya, di ba? So, ayun. Saka para sa pangarap. Alright, ano naman usually ang initial interview sa'yo during those times nung na-interview ka dito sa Royal? Anong mga tinatanong? Bali, ang pagkakatanda ko lang, basic lang naman, bakit ka kailangan i-hire ng Royal Caribbean, anong maitutulong mo sa company, kung sakaling i-hire ka nila, at ano yung mga possible na pwede mong magawa pag nandito ka na sa mismong barko. Tapos, yung mga basic na tanong lang, syempre, yung mga kailangan, may idea ka rin about sa Gali. Siyempre, kagaya ng 3-bucket system. Ayan. Yun. So, kailangan alamin mo yan. Importante yan, guys. So, ayan, guys. Sana makapaghanda rin kayo. Actually, kita nyo, wala siyang experience sa Gali Utility. Right. Pero, kinuha niya yun. So, lakasal lang talaga ng loob, no? Hindi ko mo, ang position mo, barista. Tapos, gusto mong magbarko. Katulad niyan. Agad. Diba? Oo. Kasi, kuya, dagdag ko lang. Halos yung kalimitan sa mga katrabaho ko, Gali, puro manager sa bansa nila. Totoo yan. Oo. Nagulat din ako. Tapos pagdating nila dito, Gali Utility sila. Oo. Yung mga kasama ko, manager sa chowking, sa bangko, sa ano ba to? Starbucks. Oo. Yung mga ibang lahi na kasama ko rin dito, mga Brazilian, manager sila sa restaurant. Oo. Pagdating nila rito, so, yun. Talagang hindi agad talaga. Pagdating mo dito, kailangan magsisimula ka sa baba. Okay. So, pag-usapan naman natin yung sandali yung sahod mo na kinikita dun sa land base doon sa abroad, no? May kukumpara mo ba rito? Mas mataas ba rito sa cruise ship kaysa doon? Anong masasabi mo dyan? So, totoo lang, kuya. Malaki yung diferensya. Malayong-malayo siya sa land base kumpara dito sa sea base. As in, ang kagandahan lang sa sea base, may pahinga ka talaga. Oo. At least isang araw. Oo. Pero yung sahod niya sa land base, hindi siya ganun kalaki, lalo pag may pamilya ka na. Okay, so mas better mas dito better sa talaga cruise. Dito. Kasi dito, talagang kumbaga doble, triple. Pag masipag ka, kaya mong triple yung sahod mo. Oo, kasi nababalita ako, may mga sideline dito, side job diba, na tinatawag. Ikaw ba, may mga side job ka ngayon? Meron naman. Anong side job ang ginagawa mo? Kagaya ng silver. Oo. Kung tawagan dito yung silver, yung mga kutsara, mga tinidor, kutsilyo, mga knife. Tapos meron din tayong oven. Pero anong ginagawa doon? Doon sa mga kutsilyo? Sa mga waiter yon? Sa mga waiter. Ang ginagawa mo, pinupunasan mo? Papakintabin mo yun. Papakintabin. Okay. So magkano usually binabayad sa ganun? Depende kasi pagka minsan may... Per cruise ba yun? Per cruise? May per cruise. May depende. Kasi sa akin per cruise ako eh. Oo. So minsan kumikita ako... sa silver lang, sa mga 15, silver. Pinaka mataas na yun. Okay. 20. $15 to $20. $20. Oh, ayan.
Tapos, bukod pa yung binibigay nila every embarkation. Ayun. So, goods na rin. Oh, marami rin pala pinagkakitaan ng galley utility dito. Meron nga ako napansin kanina eh, yung mga nagmamaleta eh. Luggage. Luggage. So, sa 3 hours, meron ka palang 30. $30. $30 na, ano, na makukuha. So, ayan, at least kahit pa paano, ang daming mga extra dito na mga side job na tinatawag. Ngayon ko nga lang nalaman din kasi nga ibang barko yung nasakyan ko. And ito talaga yung buhay sa cruise ship. Napakalaking barko po talaga nitong Allure of the Seas na ito. No? Sobra. Ayan. And meron kang masasabi sa ating mga aspiring seafarers. Siyempre, gusto rin magbarko yan mga yan bago tayo. Ano, at sa susunod, ha, mag-ano tayo, mag-shore ship tayo. Ha? Okay, so ano masasabi mo sa ating mga aspiring seafarers yan? Ayan, masasabi ko lang, kung may pangarap kayo, ituloy nyo lang, huwag kayong susuko. Talagang merong minsan ups and downs, kasi ako naranasan ko yan, experience ko yan lahat. So, huwag kayong susuko sa pangarap nyo. Tuloy nyo lang, kahit na ma-reject kayo, tuloy lang, dire-diretso lang tayo. Kasi kung may pangarap kayo, kailangan ipaglaban niyo yung pangarap niyo, 'di ba? Para sa pamilya natin. So, 'yun, 'yun lang. All right. Sabayan niyo ng dasal, syempre. Ayan, oh, syempre. Thank you Lord for the blessings na na-receive namin sa araw na ito, no? And we are blessed as well because ito napapanood ng ating mga viewers at listeners ng Buhay sa Cruise Ship, itong vlog na ito, and hopefully ma-inspire po kayo, no? And pagpatuloy nyo ang inyong pangarap sa buhay. Maraming salamat po. And yun, magkita-kita po ulit tayo, no, sa susunod na episode ng Buhay sa Cruise Ship. Ito yes. Po ang aking kwarto. Yun. Ayan. Bale, buti na lang eh, wala pa akong kakabing. Naswertihan. Swerte pa. Naswertihan. At mamaya, ililibot ko kayo dito sa kabina ko. And papakita ko kung ano yung laman ng maleta. Kasi minsan, eh, alam mo, nagtatanong sila kung ano yung mga dapat ilagay doon sa maleta. Pag-join. Alam mo, marami akong na-miss. No? Mm-hmm. Kasi pag-join ko rito, akala ko libre yung uniform. Ayan, sasabihin ko po sa inyo lahat yan. Baka sa next vlog ni Kuya. Tapos kung ano yung mga dapat yung dali sa maleta nyo. Ayan, ganyan yung mga first timer. Talagang wala ka talagang alam. Oo, kaya ito, sineshare namin sa inyo para at least makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng idea para kahit papano madala nyo yung mga gamit na yun. At yun, save time, di ba? Ayan, guys, maraming salamat ulit, JC. Thank you so much, Kuya Renel. So, guys, vlog ko na rin. Subscribe nyo yung channel ko. Ayun. Abangan nyo si Kuya Renel sa vlog ko. Ayun. Ito ko lang gawin. Ayan, may vlog pala siya si JC ngayon. Anong vlog mo ngayon, JC? JC Santos channel. Yan yung vlog ko. About sa, ayun, travel vlogs. Travel vlogs. Halo-halo. Okay, alright. Support me, guys. Okay, supportahan lang po tayo dito, guys, ha? Maraming salamat po. Buhay sa cruise ship, Renel Banda. Paalam po sa inyo, guys. Bye-bye po. Bye. Bye.